kailangan, tandaan nyo guys, uulitin ko, kung ititake nyo itong mga supplement, kailangan tamang dosage. Huwag kayo sa sobra, okay? Para rin nyo sa own health nyo, para sa sarili nyo rin yun. Hi guys, Arjun Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video to, papakita ko sa inyo yung mga supplement na ginagamit ko, especially kapag nag-gym ako at saka sa araw-araw. Itong mga supplement na to, legal to at saka hindi illegal. Diba? Make sense? So, ibig sabihin, legal to, mabibili mo to sa kahit anong supermarket, mabibili mo to sa kahit anong drugstore, or sa kahit anong pharmacy, or sa kahit anong supplement store, okay? So, marami nagtatanong kasi sa akin kung ano ba yung mga magandang supplement na gagamitin nila, especially yung mga beginners, yung mga walang idea or walang alam about sa supplement. Gusto ko lang sana sabihin, etong supplement na to, kaya siya sinawag na supplement, substitute lang siya, okay? May ginawa akong dating video noon, kung pinanood nyo yung dati kong video, makikita nyo yon dito sa taas, ay... O, dito. Hindi ako sure eh. Ito, i-click nyo yung bilog na button na yun. Kailangan maklik nyo yun para mapanood nyo yung isang supplement na ginawa kong video. Yung whey protein supplement. Okay? Isa yun sa supplement na ginamit ko. So, itong video nito para continuation lang nito yun. Okay? Panoorin nyo yung video nyo para may idea kayo about sa whey supplement or dun sa whey protein supplement. Okay? Gusto ko lang sana sabihin guys, bago umpisa itong video, papakita ko rin dito yung continuation ng posing routine ko sa bodybuilding, okay? Nag-practice ulit ako kasama yung coach ko, yung bodybuilding competition ko kasi malapit na 8 weeks na lang simula ngayon o siguro 7 weeks na lang pag in-upload ko na itong video, okay? Papakita ko dito sa video to para makita nyo yung progress ko sa body weight ko at saka dun sa bodybuilding competition posing routine ko. Para makita nyo rin yon, add ko lang yun dito sa video to, okay? Pero bago ko po umpisa itong video, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka nag-upload din po ako ng video once a week. Para hindi nyo po ma-miss yung video ko, kailangan nyo pong i-click yung notification button or yung bell button dun po sa baba itong video para once nag-upload ako ng bagong video, eh mananotify po kayo. Okay? Excuse me. Gusto ko rin po sana i-clarify na hindi po ako doktor, hindi ako nutritionist or dietitian, at higit sa lahat hindi rin ako professional bodybuilder. Pero meron akong 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yon at saka experiences, share ko po sa inyo dito po sa YouTube channel ko sa lahat para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din. Okay? So, umpisa natin itong video. Yung unang supplement na papakita ko sa inyo, ito yung BCAA. Okay? Itong BCAA, maganda to, amino acid to, ginagamit ko to, especially kapag nag-workout ako. Itong BCAA, may mga flavors to. So, yung personal flavor na gusto ko, yung blueberry. Okay? Itong BCAA na to, nakakatulong to, habang nag-workout ako, ginagawa ko, iniinom ko itong BCAA dahil itong BCAA, nag-release siya ng amino acid or energy sa katawan natin para magkaroon tayo ng lakas habang nag-workout tayo. Okay? Ayun yung unang supplement. By the way guys, bago ko makalimutan, itong mga supplement na to, hindi ako sponsor na to. Papakita ko lang sa inyo itong mga supplement na to kasi ito yung mga ginagamit ko for the past several years, okay? For the past several years, ayun ito yung ginagamit kong mga supplement saka yung brand, okay? So, gusto ko lang sana ipakita sa inyo at saka sabihin sa inyo na hindi ako sponsor nito. Hindi ako binayaran ng mga company to or brand na to para gawin tong video, okay? Pangalawang supplement naman guys, ito yung creatine, okay? Yung creatine, importante yon. Ginagamit ko na yon kung nagbabulk ako or kung nagkakating ako or yung shred. Kung alam yung bulking, ayun yung pag-bulk, yun yung gusto mong lumakas ka, gusto mong lumaki ka, kailangan mag-bulk, okay? Yung cutting naman, ito naman yung kung gusto mong mag-lose ng weight, kung gusto mong mag-lean, ayun yung gagawin mo. Okay? So, yung bulking sa cutting, ginagawa ko yun. At saka, itong supplement na creatine na to, ginagamit ko rin to at the same time. Okay? Hindi ko to sinacycle. Okay? May iba kasing taong sinacycle to, pero ako, hindi ko to sinacycle. Okay? Gusto ko lang sana i-advise itong creatine na to, kailangan, o iti-take nyo to, yung recommended dosage lang. Okay? Minsan kasi yung ibang tao, inaabuso to, ginagawa nila, instead na 1 scoop, ginagawa nila 2 scoop, 3 scoop, o minsan 4 scoop pa a day. Tandaan nyo, sa lahat ng mga supplement na to, bago nyo to i-take or bago nyo to gamitin, basahin nyo muna yung recommended dosage, okay? Kasi kung aabusuhin mo tong mga supplement na to, ang mangyayari niyan eh maaapektuhan yung kidney natin. Okay? Hindi lang yung kidney, yung buong katawan natin. Okay? Kailangan gagamitin tong mga supplement na to kung ano lang yung recommended dosage. Okay? Huwag kayong susobra, okay lang magkulang, pero kung susobra kayo, hindi maganda yung sa katawan natin. Okay? Kailangan recommended dosage lang. Okay? Ayun yung unang tip ko dito sa mga supplement na sasabihin ko. Okay? Yung pangatlong supplement naman, ito naman yung
yung vitamin D3 or vitamin D3, okay? Itong vitamin D3 or vitamin D3, ano ba yun? Maganda to sa bones natin, okay? Sa mga joints natin. Ginagamit ko to dahil una sa lahat, kasi dito sa amin, medyo malamig dito. Walang masyadong sunlight dito yung araw, okay? So, ibig sabihin, kung hindi ako magtitake ng vitamin D3, eh, maapektuhan yan yung bones ko o yung joints ko. Kasi in the past din, naroon akong experience sa injury ko sa... sa shoulder ko, na anong nangyari noon, eh, nagkaroon ako ng, ano ba yung tawag dun sa shoulder na yun? Rotator cuff injury, yun. Nakalimutan ko yun kasi matagal na yun eh. Rotator cuff injury, so ang sinadya sa akin ng doktor ko na kailangan mag-take ako ng vitamin D3 or vitamin D3 para ma-repair or matulungan na makarecover ako dun sa injury yun. Okay, so sinasuggest ko tong vitamin D3 or vitamin D3, maganda to para sa bone at saka sa joints. Okay, pang-apat naman, tama ba pang-apat? O tama, pang-apat na. Pang-apat naman yung fish oil, okay? Itong fish oil na to, maganda naman to para sa overall health natin at saka at the same time sa immune system natin at saka sa bones din natin, okay? Ginagamit ko tong fish oil na to kapag kailangan ko lang. Di ko to tinitake or iniinom everyday or araw-araw. Kung kailangan ko lang to, minsan kasi maganda to kapag katapos ng heavy workout mo. Kunyari, nagbuhat ka ng mga mabibigat na weight sa gym, magandang itake to after ng workout mo, okay? Kapag katapos mo kumain ng meal mo, titake mo yung fish oil. Pero kung hindi naman ako work na mabigat or kunyari ginagawa ko lang cardio, hindi ko na tinitake tong fish oil kasi hindi ko na makailangan to, okay? Nakakatulong din kasi to para makarecover yung muscle natin na ginamit mo, especially kapag nagbubuhat ka ng mabigat. Yung panglima naman, ano ba yung nakalimutan ko ba? Yung panglima, yun, yung caffeine tablet, okay? Itong caffeine tablet, dapat hindi ko to ilalagay dito eh. Pero gusto ko rin ilagay kasi isa to sa supplement. Hindi ako umiinom ng coffee, okay? Yung coffee kasi, una sa lahat, kapag uminom ako noon, eh masyadong matapang yun. Instead na uminom ako ng coffee, eh, ang ginagawa ko, nagtitake ako or umiinom ako ng caffeine tablet, okay? Itong caffeine tablet na to, part to ng pre-workout drink ko, okay? Meron kasi akong pre-workout drink. Yung pre-workout drink na yun, hindi ko sasama yun dito. Isi-separate ko yun para may idea kayo kung paano mag-take ng pre-workout. Kasi yung pre-workout ko, hindi ako bumibili ng ready-made na ang ginagawa ko. Ako mismo gumagawa ng pre-workout ko. Okay, yung pre-workout drink ko, pinaghahalo-halo ko yung mga ingredients, binibili ko yung ingredients separately. Okay? So, pag nakabili ko ng ingredients separately, ang ginagawa ko, ako yung gumagawa ng pre-workout ko. Itong caffeine tablet na to, kasama dun yung pre-workout ko. Okay? Pero sa next video ko, gagawa ulit ako ng video para naman sa pre-workout lang. Okay? So, yung pang last, nalilito kasi ako, hindi ko inaano, iniisip eh. Alam mo yan? Alam mo yan? So, yung pang last sa supplement, ito naman yung multivitamins or yung multivitamins, okay? Itong multivitamins na to or multivitamins, maganda to para sa overall health natin, sa immune system natin. Kasi ngayon, alam nyo naman na magkukumpit ako, so ibig sabihin, nag-lose ako ng weight. So, especially kapag nag-lose ako ng weight, ang nangyayari niyan eh yung nutrients ko sa katawan eh hindi na kukumpleto. Yung nutrients na yon, yun yung substitute kailangan yung nutrients na yun na hindi ko nagagamit, kaya ako nagtitake ng multivitamins or multivitamins, ayun yung nagsusupport para dun sa nutrients na hindi ko nakakain. Kasi una sa lahat, kapag nag-lose ka ng weight or kapag nagka-cutting ka, kailangan konti lang kakainin mo, ay tinatawag nilang deficit calories or calories deficit, okay? Kailangan yung deficit calories na yun, hindi ka kakain ng tamang pagkain na kailangan mo kainin para mag-maintain ka ng weight or para mag-gain ka ng weight. Yun yung mga tinatawag nilang para mag-lose ka ng weight, yung calorie deficit or deficit calories, okay? So ang tendency niya, kapag mababa yung kinakain mong calorie para sa katawan mo, eh, anong nangyayari niyan? Eh, hindi mo na fulfill yung nutrients na kailangan ng katawan mo. So, yung multivitamins or multivitamins, ayun yung nagsusupport, okay? Para sa nutrients na hindi ko nakain sa araw-araw, okay? So, yun yung last supplement na sasabihin ko dito. Sinasuggest ko, kung gagamitin nyo itong mga supplement na to, tandaan nyo, importante yung dosage, okay? Kung gagamitin nyo itong supplement na to, kailangan tama yung paggamit nyo, hindi kayo susobra, okay? Tandaan nyo, kasi pag sumobra kayo, hindi maganda yung sa kidney natin. Makakatulong tong mga supplement na to kasi ginagamit ko na for several, ito na naman, several years. Okay? Several years na yon, nakatulong tong mga supplement sa akin. Okay? Pero tandaan nyo, huwag nyo aabusuhin. Okay? So guys, punta naman tayo ngayon sa bodybuilding posing routine ko. Okay? Kahapon, ginawa ko, nag-practice ako ng bodybuilding posing routine kasama naman yung coach ko. Yung coach ko, nagturo sa akin, ang ginawa ko yung mandatory pose at saka yung personal posing routine ko. Yung personal posing routine ko, tinuruan niya ako kahapon at saka ang ginawa niya,
pinakita niya sa akin kung anong gagawin ko. At saka meron na rin akong music, okay? Yung music na gagamitin ko sa pag-bodybuilding show ko dito. Okay? Excited na ako doon eh. Gusto ko lang sana i-inform yung katawan ko ngayon kung nakikita niyo ako, nag-lose na ako ng weight, guys. Dun sa dati kong video, kung pinanood niyo yung dati kong video na ginawa ko posing routine, kung hindi niyo pa napapanood yung video niyon, ilalagay ko dito sa video to. I-click niyo na naman tong button. I-click nyo naman itong uli yung button dito sa taas kung hindi dito sa kabila dito kasi hindi ako sigurado basta lumalabas yun automatic. Pag na-click nyo na yun, lalabas yung panoorin nyo yung para makita nyo yung ginawa kong video nung unang posting routine ko noon after 4 weeks eh ginawa ko ulit to. Okay? So nag-lose na ako ng about 2 kilos to 3 kilos. So nung ginawa ko yung last video ko, ano ako nun eh, mga 75 kilos. Ngayon, nasa 72 to 72.5 kilos na ako. So around 2 to 3 kilos na yung na-lose ko. Okay? Kailangan ko pa mag-lose ng another 4 kilos to 5 kilos kasi sabi ng coach ko, yung posting routine coach ko, na kailangan at least dapat maka 68 kilos ako. Titignan niya kung 68 kilos after 4 weeks, eh kung okay na yung katawan ko, kung kailangan ko pa mag-lose ng weight or kung ma-maintain ko na lang yon, tapos ready na yung katawan ko para sa bodybuilding competition show. Okay? Etong ginawa kong routine na to, first time to guys, ha? Hindi pa to perfect, okay? Ganun din yung katawan ko. Alam mo yon. Mataba pa rin yung katawan ko. So, kung nakikita nyo ako ngayon dito, eh, yung posing routine ko, hindi pa perfect. Pero, tinatry ko siyang gawin pagkatapos ng workout ko sa gym. Pagkatapos ko mag-workout sa gym, lagi ko itong ginagawa. Especially yung mandatory pose. Kasi yung mandatory pose, ayun yung importante sa lahat. Kasi kung hindi mo gagawin yun ng maayos, eh, ang mangyayari niyan, yung points mo, mas mababa. Kailangan yung mandatory pose, ayun yung importante compared dun sa personal routine mo. Yung may music, ikaw lang mag-isa. Okay? Magkaiba kasi yung mandatory pose, saka ikaw lang yung mag-isa. Okay? Pero kung maganda yung pareha, ang mangyayari niyan, eh, matutuwa, ma-appreciate ng judges yun, okay? At saka may chance tayo para maging top dun sa bodybuilding contest ko, okay? So, ito po muna yung video ko ngayon, guys. Sana itong video nakatulong po sa inyo, especially yung mga supplement. Kung nakatulong itong video ko sa inyo, sana po, guys, i-share nyo itong video ko, especially dun sa mga taong walang idea sa mga supplement o yun dun sa mga taong beginner pa lang, okay? Kailangan, tandaan nyo, guys, uulitin ko, kung ititake nyo itong mga supplement, kailangan tamang dosage. Huwag kayo sa sobra, okay? Para rin nyo sa own health nyo, para sa sarili nyo rin yun para kung gusto nyo magstay ng ilang years dito sa bodybuilding, hindi lang sa bodybuilding, para magkaroon tayo ng magandang health, eh kailangan magstick lang kayo kung ano yung sinasabi dun sa recommended dosage. Okay? Ulitin ko lang po, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka ulitin ko lang po, nag-upload po ng video once a week. Yan na naman. Excuse me. Para hindi nyo po ma-miss yung video ko, every week kailangan nyo pong i-click yung notification button o yung bell button dun po sa baba nitong video para once nag-upload ako ng bagong video katulad po nito, eh mananotify po kayo. Okay? At saka para makita nyo rin ako every week. Diba? So guys, ito muna yung video ko ngayon. 8 weeks to go or 7 weeks pag nakita nyo itong video bago yung competition ko. Excited na ako doon, guys. I-update ko kayo next time sa susunod kong video. So stay tuned lang kayo sa YouTube channel natin para sa mga update ng katawan ko, hindi lang katawan ko, para sa bodybuilding contest ko din. Okay? Update ko ulit kayo doon next time. Thank you for watching, guys. I'm out for today. Kita-kits ulit tayo next week para sa bagong video. Okay? Peace!